Matapos talunin ang defending champion na Indonesia sa semis, tinalo ng Gilas Pilipinas ang Cambodia sa finals ng men's basketball sa 32nd Southeast Asian Games. Nabawi natin ang gold medal na nakawala last year sa Hanoi nang matalo tayo sa Indonesia sa finals. Balik tayo sa pagiging hari ng basketball sa Timog Silang Asya. Pero hindi naging madali ang kampanya. Lahat ng uri ng challenges dinanas ng team na hawak ni Coach Chot Reyes. May mga players na hindi makasama at pagdating sa Cambodia, sari-saring pahirap sa buhay ng mga players. Walang aircon ng venue, madulas ang sahig, walang magamit na sasakyan, walang matinong practice venue, at sa sahig lamang umupo ang mga players sa loob ng dugout. Wala sana lahat yan. Ang mas mabigat, tadtad ng naturalized players ang Cambodia na nagbukang Team USA sa court. Kaya naman sa elimination round, tinambakan tayo. Maraming ang nagulat. Isa na dyan si Boss MVP na tila hindi makapaniwala. Pero hindi umayaw ang Gilas. Parang Hinebra, umasok ang Never Say Die spirit. Kaya sa championship game, kahapon, nag-iba ang ihip ng hangin. In control tayo, halos buong laro. Kaya sa pagtunog ng final buzzer, itineklarang kampiyon ang ating Gilas Pilipinas. Isa nga sa mga bumati ay si Boss Manny B. Pangilinan. Ayon nga kay MVP, nagagalak siya sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas. Napakalaking trabaho ang ginawa ng Gilas. Isang kahanga-hanga lalo na pagkatapos ng kanilang pagkatalo sa Cambodia sa kanilang unang laro. Kung matatandaan sa kanyang naging tweet matapos ang pagkatalo ng Gilas Pilipinas kontra Cambodia, sinabi niya na kahiya-hiya ang naging pagkatalo ng Gilas Pilipinas at tinawag pa nitong disgraceful loss ang nangyari. Pero sa kanyang panayam kahapon, sinabi niya na pinahanga siya ni Coach Chot Reyes. Nag-text pa nga ito sa Gilas Pilipinas mentor upang bumati at sabihing masaya siya na kinain niya lahat ng mga masasakit na tweet patungkol sa Gilas. Nag-text back naman si Chot Reyes sa sinabing parte lang ng kanyang trabaho kung ano man ang naging komento ng kanyang boss. Ayon pa rin kay MVP, napanood lang niya ang first half ng game dahil kinakailangan niya dumalo sa isang pagpupulong kung kaya't minumonito na lamang niya ang score. Pangkaraniwan na sa isang leader ang madismaya sa kanyang miyembro kung ito ay nagkakamali. Pero sa ginawa ni Boss MVP, ako ay kanyang napahanga. Bihira lang sa mga boss ang tumatanggap na pagkakamali at humingi na dispensa sa kanyang mga nasabi. Sa totoo lang, Mr. MVP, hindi ka maituturing na boss. Para sa akin, isa kang leader. Isang leader na marunong makipagkapwa-tao at tumanggap na pagkakamali. Saludo ako sa iyo, MVP. Pero ang lagay ba, eh ganyan-ganyan na lang? Sigurado ako magbibigay ka ng bonus sa lahat ng bumubuo ng Gilas Pilipinas. Kung noong 2019 SEA Games, balita ko kalahating milyon ang ibinigay ninyo sa Gilas Pilipinas. Baka sa pagkakataong ito, pwede na kaya ang 1 milyon? Ano sa tingin ninyo? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.